Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Araw po ng Linggo, araw ng ating pagsamba. Kahit sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang hapon. Maganda po ba ang hapon? Amen. Parang hindi. Yan. Papagandahin po natin sa ating pagninilay sa salita ng Diyos at mamaya sa pagtanggap ng kanyang katawan sa banal na Eucharistia. Nagpapasalamat tayo sa Diyos unang-una sa lahat dahil tinipon niya pa rin tayo kahit na nag-uulan kanina pa. Hindi talaga mapipigilan ang ating pananampalataya na kahit anumang mga balakid. Ang una ko pong gustong ibahagi sa ating lahat bilang isang paalala at hamon sa atin pong ebanghelyo, napakinggan po natin si Jesus Nazareno, hinahayo ang kanyang mga alagad. Binyagan niyo ang lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabihin niyo sa lahat ng tao ang aking mga mensahe. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Ano pong hamon sa atin? Ano pong ipinapaalala sa atin? Unang-una sa lahat po, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay may misyon. May misyon na ibahagi ang buhay ng Diyos sa ating mga kapwa. Pakisabi sa katabi, may misyon ka. Ayan po, alalahanin po natin iyon. May misyon po tayo na ipalaganap ang buhay, mensahe, at lalo na ang pagmamahal ng Panginoon sa ating mundo, sa ating mga kapwa. At katulad ng ating mga misyon, lalo na kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, alam po natin na mayroon at mayroong mga pagsubok at balakid. Naalala ko po, isang araw po, may tinatawag po kami dito sa Quiapong Dalaw Nazareno. Alam po ba ninyo iyon? Iniimbitahan po yung imahe ng Jesus Nazareno ng ibang mga lugar, ng ibang mga parokya para manatili sa kanila, para sila ay makapagdasal at makapagmisa kasama ang Jesus Nazareno. Isang araw po, ang alam ko pong oras ng misa ko sa Quezon City ay alas 12. Tumatawag po sa akin yung paring naka-assign doon sa Quezon City. Sabi niya, Father, 11 po yung misa ninyo. Nasaan na po kayo? Nagulat po ako, 10:30, nagmamadali po ako, umalis kami. Nung kami ay nagbabiyahe na, ang aming lugar pong pupuntahan ay tinatawag na Bureau of Fire Protection. Sa Quezon City po pala, dalawa yung Bureau of Fire Protection. At yung pupuntahan namin nung una ay yung maling Bureau of Fire and Protection. Sabi ko sa sarili ko, parang ayaw ata akong patuloyin sa pupuntahan ko. Una, mali yung oras na naibigay sa akin. Ikalawa, maling lugar yung aming mapupuntahan. Gusto ba talaga ng Diyos na puntahan namin itong mga lugar na ito? Nagdududa na ako, nagtatanong ako sa aking sarili dahil malilate na rin kami. Parang ang hirap-hirap naman. Pero nagpatuloy pa rin po kami. Nakapunta kami sa tamang Bureau of Fire Protection at nakapagmisa kami bagamat kakaunting panahon na late kami. Pero naibahagi pa rin namin ang mensahe ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Mensahe ng pagmamahal at paglilingkod niya sa lahat ng tao na kanyang pinupuntahan. Ano pong mahalagang natutunan ko po sa tagpong iyon? Yung isa pong mahalagang natutunan ko sa tagpong iyon, tayo, kapag tayo ay magmimisyon, kapag tayo ay gumagawa ng nais ng Diyos, marami talagang ipapadala ang masama na mga balakid sa ating daraanan. Maglalagay pa siya ng mga pagdududa sa ating isip, pag-aalinlangan sa ating mga kalooban, para manghina yung ating loob sa pagpapatuloy ng ating misyon. Ano pong paanyaya sa mga panahon na ganoon? Kumapit ng buong pagtitiwala sa Diyos. Humingi ng lakas at liwanag sa Diyos
sa kabila ng mga kaguluhan at mga pag-aninlangan upang ang Diyos tunay na bigyan ng liwanag yung ating misyon at tunay tayong bigyan ng lakas para magampanan ang ating misyon dito sa mundong ito. Ayaw po ng masama na magpalaganap tayo ng mabuting balita, kaya lahat-lahat ay gagawin niya para tayo ay mapigilan. Huwag sana tayong magpapigil sa mga kakaunting pagkilos ng masama sa ating mga buhay para lamang maibahagi ang salita ng Diyos. Una pong magandang paalala, meron po talagang mga balakid sa ating mga daraanan. Nawa, huwag po tayong magpadala sa mga balakid na iyon. Bagkus tayo ay maging matatag na sundin ang nais ng Diyos, ang misyon ng Diyos para sa atin, ang ibahagi ang kanyang buhay sa lahat ng taong ating makakasalamuha. Hindi ho ba totoo naman kapag nangangako tayong magiging mabuti na, maging mapagpasensya na, tsaka dumarating yung mga masasakit sa ulong tao sa ating mga buhay, di ho ba? Tama naman ho. Sasabihin natin, magbabago na ako, magpapakabait na ako, tapos magpapakita yung nakakainis na tao sa inyong buhay, talagang susubukin tayo para hindi matuloy ang ating pagnanais, pagsusumikap sa pagbabago, ang patuloy na paanyaya, pagsumikapan na maging matapat sa kabutihang ninanais ng Diyos para sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Ikalawa pong mahalagang paalala sa atin, ngayon po ipinapaalala sa atin na ating misyon na ibahagi ang buhay ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayong linggo po, tinatawag po natin itong linggo ng Holy Trinity. Sa Tagalog, Banal na Santatlo. Tanong ko lang po sa inyo, ilan po ang ating Diyos? Isa. Ilan ang persona ng Diyos? Tatlong persona, iisang Diyos. Maganda pong maging maliwanag sa atin iyon na meron tayong iisang Diyos na may tatlong persona. Kung lubos nating titingnan at iintindihin, mahirap po talaga. Dahil sinasabi ng ating pananampalataya, ang banal na santatlo ay isang misteryo na mahirap talagang maintindihan ng ating limitadong mga isipan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na natin tunay na mararanasan yung ating Panginoong iisa na may tatlong persona. Kaya dito ko po gustong dalhin yung aking pagninilay. Meron tayong iisang Diyos na may tatlong persona. Iisang Diyos na lubos na nagmamahal, wagas yung pagmamahal sa ating lahat. At ipinapakita ito sa iba't ibang muka. Una po, sa mukha ng Diyos Ama. Ipinakita niya yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang paglikha at pangangalaga sa bawat isa sa atin. Ang Diyos Ama po, nilikha tayong lahat at pinapangalagaan, ninanais yung mabuti para sa ating lahat. Katulad ng isang magulang na tunay na nag-aalala at nagmamahal sa kanyang mga anak, ganoon po yung Diyos Ama sa atin. Kaya lahat-lahat po, ibibigay ng Diyos Ama lahat ng ating pangangailangan para lamang tayo ay magkaroon ng mabuting buhay. Yun po ang Diyos Ama. Lumilikha at patuloy na nangangalaga. Patuloy ang kanyang pagmamahal sa ganoong paraan na kahit may balakid sa ating pagmamahal sa ating Panginoon dahil sa ating mga pagtalikod at pagsuway, patuloy siyang nagpapatawad at nagpapadala ng mga tao upang tayo ay matawag pabalik sa Kanya. Kaya naman ipinadala ng Diyos Ama ang Kanyang buktong na anak, ang ikalawang persona ng iisang Diyos, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. At ano po yung mukha ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus Nazareno? Mukha ng pagmamahal na nagtutubos sa ating mga pagkakasala. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay, tinatanggap niya ang parusang dapat tayo ang tumanggap para maranasan natin yung kabutihan at kaginhawaan ng buhay na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. Nag-aalay siya ng kanyang buhay para gumanda
ang ating mga buhay. Ganoon po patuloy na ipinapakita ni Jesus Nazareno yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya naman patuloy niyang ibinibigay yung kanyang katawan sa Eucharistia. Patuloy na ibinibigay yung kanyang pagpapatawad sa sakramento ng kumpisal upang patuloy tayong tulungan para tayo ay manatili sa kanyang pagmamahal sa habang panahon. At matapos po na umalis ang ating pong Jesus Nazareno dito sa mundong ito, ipinadala niya ang ikatlong persona ng ating iisang Diyos, ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. At ano naman pong ginagawa ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo po ay nananahan sa ating mga buhay upang tayo ay patuloy na bigyan ng inspirasyon at upang tayo ay magabayan kung ano ba ang katotohanan, ang tama sa ating mga buhay. Patuloy po tayong sinasamahan ng Diyos para tayo ay magkaroon ng mabuti at magandang buhay. Tayo po ay tahanan ng Espiritu Santo. Sabi ni San Pablo, we are temples of the Holy Spirit. Tahanan tayo ng Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng lakas para matawag ang Diyos, para makalapit sa Diyos, at para maging katulad ng Diyos. Dahil ang Diyos ay suma sa atin. Iisang Diyos, iba't ibang pagpaparanas ng kanyang pagmamahal. Dahil mayroon pong pangarap ang Diyos para sa ating lahat. Ano po yung pangarap ng Diyos para sa ating lahat? Ang pinakapangarap po ng Diyos para sa ating lahat ay makasama tayo magpasawalang hanggan. Kaya sa simula pa lang ng ating buhay, hanggang sa dulo ng ating buhay, kasama na natin ang banal na Santatlo. Nung panahon na tayo'y binyagan, tayo ay kinukrusan sa ating noo. Hanggang sa dulo ng ating buhay, sa gitna, sa bawat tagpo, sa ating pagdarasal, palagi nating tinatawag ang banal na Santatlo na samahan at pabanalin tayo upang tayo tunay nating makamit ang pangarap ng Diyos para sa ating lahat na makasama siya magpasawalang hanggan. Nawa, mga minamahal kong mga kapatid, patuloy nating danasin, hayaan nating mahalin pa tayo ng ating Panginoon. Huwag nawang maging balakid yung ating pagkamasuwayin, yung ating pagpili sa masama, upang hindi makarating talaga yung pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po yung tatandaan natin. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, patuloy pong nakaabang na dumating ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat, para tayo ay samahan at panibaguhin upang marating natin ang maganda at mabuting buhay na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, mahalagang matanggap natin ito. Mahalagang maging malinaw kung paano natin nararanasan ang pagmamahal ng Diyos upang sa ganitong paraan din natin maipaparanas ang kanyang buhay sa ating mga kapwa. Dahil ang misyon natin, iparanas ang pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Pagmamahal ng Diyos na patuloy na nangangalaga, patuloy na nagsasakripisyo, at patuloy na sumasama para tayong lahat magkaroon ng maganda at mabuting buhay dito pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.